Ibig sabihin, nakikita na sa cellphone, yung tinuro ko sa inyo, eto na yan. Maganda naman sa inyo mga kaibigan, muli ito si OG ng OG Maxi CTV, nagbabalik. As promised, ang ituturo ko sa inyo ngayon, ang video ngayon ay tungkol sa kung paano nyo makoconfigure ang inyong cellphone or smartphone para makita nyo ang inyong CCTV remotely kahit kayo ay nasa malayo. Pasensya na nga pala kayo, medyo natagalan ng ating upload ngayon at kasi busy ako, may mga project akong ginagawa ngayon. In fact, meron akong fire detection and alarm system ngayon na ginagawa. Pero ganun pa man, siyempre, alam ko maraming naghihintay sa videong ito. Kaya pinilit kong talagang isingit, iagaw ng oras para naman mapagbigyan ko yung mga gustong manood dyan. At yung nga palang hindi nakasubscribe yan ha, ay kung pwede, subscribe nyo naman para lumaki yung ating community. Share nyo na rin para marami tayong matulungan. Kasi sa panahon ngayon, medyo palala ng palala sitwasyon. Kaya kailangan dumami yung ating alam. Okay, so ano pang hinihintay? Ito na, tuturo ko na sa inyo. Yan. Nakatapat tayo doon sa ano ha. Tinapat ko doon ha. Tinesting ko lang. Okay, so sige. Ano pang hinihintay? Huwag na kayong alis dyan. Dyan lang kayo. Panoorin nyo to. Nakaraang video ay tinuro ko sa inyo kung paano tayo mag-create ng username at kung paano tayo mag-connect sa internet. So, siyempre, yun yung mga tinuro kong yun, importante yun. Kasi pag wala tayong internet, walang pag-asa. Hindi talaga natin makikita sa smartphone. Kasi wala internet eh. Kahit pa sabihin natin may internet ang smartphone mo, mobile data o kaya wifi sa ibang lugar, tapos wala namang internet yung DVR mo, wala din. So tinuro ko, panoorin nyo yun, andyan yun sa taas ha. Dito, makikita nyo dito. Yan, lalagay ko dyan. Panoorin nyo dyan yung ating previous video tungkol sa username and password at saka tungkol din sa internet. So yun yung element kasi, kailangan natin kasi yung username and password na yan. Kailangan din natin yung serial number. So, ganito lang. Hindi natin patagalin, ha? I-reviewin muna natin kung paano yung ginawa natin sa ating DVR. So, siyempre, right-click tayo. Main menu. Pagka nakapunta na kayo sa main menu, siyempre, punta kayo doon sa system. Tapos, punta kayo doon sa account. Yan, mapansin nyo, kung naalala nyo, nag-create tayo ng Pedro. So, nakalimutan ko na ang password yan eh. So, importante yung username and password na yan. Kasi yan ang gagamitin nyo doon sa inyong cellphone. So, okay. So, ganyan. Tapos, siyempre, para makita naman yan yung pinakang serial number, ay punta naman kayo doon sa network. Para makita nyo yung P2P serial number. Yan yun actually. So hindi nyo makikita kasi blurred yan. Kasi hindi ko pwede ipakita sa inyo. Itong QR code na ito, yan. Yan yung i-scan nyo doon sa cellphone nyo. Tatapat nyo dyan para makuha natin yung serial number. Or pwede naman nating i-manually enter itong number na to. Alphanumeric actually yan eh. Case sensitive yan, hindi kayo pwede magkamali. Isang pagkakamali yung letter dyan or number, wala na. Hindi nyo na makikita, hindi talaga obra. Laging sasabihin error. Tapos yun, tingnan nyo kung online. Tapos yun, yan lang yung mga kailangan ninyo. Napakasimple. So, ito ay in particular dito sa DAWA na DVR. Pero sa iba, sa ibang DVR, halos ganun din, halos similar din. May hinihingi ding serial number, may hinihingi ding username and password na na-create mo. So, yun. Huwag natin patagalin. Lipat naman tayo sa cellphone. Okay, so labas lang tayo dyan. Ngayon naman ay ang kailangan nating i-download dito sa cellphone, initially ay QR code scanner or yung barcode scanner. Merong may ibang smartphone na meron na kaagad siyang pre-installed na QR code scanner. Pero in our case,
dahil nag-update ako na wala yung aking QR code scanner. So ngayon mag-i-install ako ng bago. So siyempre, dahil Android phone to, Google, punta tayo sa Google Play Store. Yan. Sa case naman ng mga iOS, iPhone, iTunes or yung App Store. So siyempre, i-search natin. Search natin yung QR code scanner. Yun, meron na. Or click mo lang. Tapos yun, napakasimple lang naman yan. Halos naman tayo, alam natin yan. Pagda-download. So, piliin mo lang yung sa tingin mo hindi masyadong malaki, katamtaman lang. O siguro ito, piliin natin to kasi 3MB lang. Pero minsan ito, dahil free ito, madalas meron yung advertisement. Eh, wala tayong magagawa kasi may advertisement. Eh, libre naman eh. Kaya wala tayong magagawa. Okay lang yun. So, yan. Click natin itong mas mababa. Kasi 3.3 MB lang to eh. So, install natin. Okay. Okay. Ito, ang bilis oh. 98% kagad. So, yan. Installing na tayo. And then, yun. So, open natin. Scan using the camera. O, siyempre, yun ang... Kasi camera naman talaga ang pang-scan eh. So, siyempre, yun talaga ang pipiliin natin. I-click natin yung scan. Tapos, ano nakalagay? Only this time muna. Sige. So, yun. Mapansin ninyo, meron kayong makikitang square. O, yan yung itatapat natin doon sa QR code. So, buksan natin ang ating... yan. Buksan natin. Patay na, abis na tuloy ating device. So, punta tayo sa main menu. Tapos, yan na naman. Nakalimutan yung patay. O, yan. So, para makapunta, yan. Kita nyo na kung ano nangyayari, ha. So, siyempre, tatapat nyo dun sa client. Yan, o. Client. Ibig sabihin, ito yung application. Ito mangyari. Open website. Piliin natin yan. Yun. Kasi nakita, dawatech.com, download. Parang i-redirect tayo doon. So, open website. Ito. Yun. So, okay. Yun. Tapos, punta sa browser. Tapos, siyempre, dapat may internet ang ano nyo. Attempting to open a pop. I-block muna natin. O, yun. Android, download for Android. So, ibig sabihin, ida-download na nito yung application. Which is yung gagamitin natin sa remote viewing. So, click natin to. Download for Android. So, yan yun. Yan yung bago, yung DMSSS. Pero sa ngayon, for the meantime, hindi muna natin gagamitin yan kasi mas maganda yung isang simple lang para sa mga user-friendly na user. So, yun. So, ganun. I-download nyo lang yan, install nyo, tapos yung gagamitin. Pero for the meantime, ang ituturo ko sa inyo yung mas madaling gamiting application, which is hindi nyo na kailangan ng QR code scanner. So, yun yung unang approach. Ang sunod na approach, which is mas madali, mas easier, kung paano naman tayo directly makakapag-install ng GDMSS Lite yung application sa smartphone na downloadable sa Play Store, in our case, para makita natin ang CCTV footage remotely, gamit lang ang inyong cellphone. So, ganito yun. Punta lang kayo sa Play Store. Siyempre, click nyo yung Play Store. Yan. And then, search nyo directly yung GDM, yun. MSS Lite. Yan. Tapos, yun, may suggestion na dun eh. Actually, ano yan, marami nga palang ibang pwede. Pwedeng GDMSS Lite Plus, pwedeng Light Up, bahala. Pwedeng HD, yan, sa baba. Pero, in our case, I suggest, kung gusto nyo ng user-friendly na application, madaling i-operate, madaling gamitin, ito na lang muna ang GDMSS Lite. Take note, ito ay sa Google's Android phone. Pag naman sa iOS, sa iPhone, punta kayo sa iTunes or doon sa App Store,
yun nga, yung smartphone, yung sa iOS, iPhone, sa iPhone, yan. So, doon ay IDMSS Lite naman. Kung mapapansin nyo, yung starting letter niya is I, ibig sabihin iPhone. Kaya IDMSS Lite. Sa Google naman, which is Android, ay GDMSS Lite. Okay? Oh, kanya nasusundan niyo pa ako. So ayan. So i-search na natin yung GDMSS Lite. Yan. Siyempre dapat may internet. 'Yon, so may nakita tayo. Install natin. Yan. Okay. And then yan, okay. So 'yon, medyo natagalan lang ang ating download. So ngayon pagkatapos ganyan ang mangyayari, ganyan ang makikita nyo. So click niyo yung open. Yan. And then yan, bubukas yan. So okay, next nyo lang yan. And then i-allow nyo. Kasi ano yan eh, kukuha ng picture yan eh. Allow. So, yan. Yan, pagkatapos piliin nyo yung Philippines. To search nyo Philippines, yan. And then pag napili nyo, click nyo yung done sa taas, yung sa kanan. Okay, so actually maraming application to. Pwede to doon sa mga access door, control, kaya may door, may alarm. Marami pa eh. Pero in our case today, ang papakita na natin sa inyo ay camera. Siyempre yung CCTV. So ayan, click yung camera. Yan. And then, ano sabi? May sinasabing download daw. So, siguro sa simula, pwedeng huwag nyo na munang patulan yung download na yan. Kasi, you know, DMSS Plus version. Free din naman daw yon. Ito yung lumalabas lagi na pagka in-scan nyo gamit ang QR code scanner, yung client na QR code doon nakikita sa DVR sa monitor. So, ito yon, DMS Plus. So, kanina nakita nyo yon. So, ngayon, ang gagamitin na lang muna natin ay yung parang kumbaga ay older version kasi mas user-friendly yun eh. Pwede ka naman pumunta doon anytime you want eh. Pero for the meantime, for purposes of demonstration, ang gagamitin muna natin yung GDMSS Plus. GDMSS Lite. O, yun. So, cancel nyo tong download na to. And then yan, ganyan yung makikita nyo. Tapos, i-click nyo yung kung makikita nyo yung camera icon doon sa taas, click nyo lang yon. Yun sa taas, oh, malapit na sa relo. Yan. And then, mapansin nyo, wala pa siyang laman. Later on, kung kayo ay maraming CCTV, kunwari may CCTV kayo sa tindahan, may CCTV kayo sa opisina, may CCTV kayo sa bahay, pwede yung i-add device nyo lahat yung tatlong yun sama-sama using only one application, which is yung GDMSS Lite nga. Yun ang advantage pag iisang brand ang gagamit kong dawa. Sa ako, mga customer ko, na client ko, nag-enjoy sila sa ganun. Kaya yung ibang lumang CCTV nila, pinapalitan na rin sa akin ng DVR na bago para isang application lang. Pag-click mo sabay-sabay, pwede mong makita yung bahay mo, pwede mong makita yung negosyo mo, pwede mong makita yung opisina mo, at kung saan-saan, pwede mong pagsama-samain. At panoorin simultaneously ha, yung sabay-sabay. Na kunwari, apat na camera doon sa bahay mo, tapos walo naman doon sa negosyo mo, pwede mong panoorin yung 12 camera ng sabay-sabay at one point in time. And then, mapansin nyo, wala pa tayong device na na-add. So, mapansin nyo, merong highlighted na kulay blue na add device sa baba. So, click mo yung add device. Yan. And then, okay mo lang to. Before adding, make sure that initialize na rin yung inyong DVR. Yan. Dagdag lang ako ng konting paliwanag. Dito sa, mapansin nyo, meron tayong Wi-Fi device. Ito yung mga camera na P2P na Wi-Fi. Yung mga wireless na camera, ito yung mga nag-iisa na ang record niya ay micro SD lang or yung cloud. Tapos lampasan natin yung wired device kasi yun yung pipili natin ngayon eh. Sa baba meron yung cloud service. Ito yung piniliwanag ko na dati sa isang vlog ko na pwede kayong mag save ng inyong CCTV footage sa cloud. Rerentahan nyo lang, may bayad yun. Kung gusto nyo 3 days o 1 week, so may bayad yun.
may advantage din yun, siguro sa isang araw ko na papaliwanag. Pero sa ngayon, yung itong choices natin dito na cloud service, yun yun, pwede niyong bayaran. Okay, so online search device naman. Ito naman yung paghalimbawa, tinatamad ka ng maghanap kung ano yung naka-install sa network mo na DVR, i-click mo lang yung online search device, hahanapin na niya kung sa biglang lalabas na lang basta. Pero lampasan natin yan, ang piliin natin yung wired device. So, click natin yung wired device. Yan. And then, ito mapansin nyo, meron P2P tsaka may IP domain. Kung naalala nyo, doon sa isang vlog ko ulit, meron akong binanggit doon na pwede mong makita ang CCTV footage mo remotely. Not necessarily remotely, kundi using your cellphone within the same network. Kunwari, naka-wifi ka, doon nakakonect yung DVR mo. Tapos, yung cellphone mo, doon din nakakonect through wifi din. Pero wala kang internet, kunwari, nakalimutan magbayad. Nakakita mo pa rin yung CCTV nyo, basta click nyo lang yung IP domain yan. Siyempre, alamin nyo lang muna kung anong IP address ng inyong DVR, tapos i-click nyo yung IP domain yan. Makikita nyo kahit wala kayong internet. Pero meron kayong wifi router. Okay? So, maliwanag ha. Siguro, yung talagang intensive na paliwanagan, pwede kong balikan to. For the meantime, yung simplified na lang muna kung paano natin makikita ang CCTV nyo gamit ng cellphone nyo. Siyempre, by this time, as we move on, kiklik natin yung P2P. Yan. Yung mapansin nyo, meron tayong name na blanco. Pwede nyo type pa niyan, kahit ano, pwedeng office, yan. Pwedeng house, bahala kayo. Walang maling sagot dyan. And then mapansin niyo meron ditong serial number o SN. Pwede tayo mag-type dyan o manually. Basta alam nyo lang serial number ng inyong DVR. Pero kailangan careful kayo kasi minsan yung kasing serial number na, dahil mahaba, alphanumeric, baka magkamali kayo ng input. Eh, siguraduhin nyo lang na tama. So, kailangan maingat kayo pag input. Especially pagka yung O or 0. Siyempre, yung O at saka 0, magkaiba yun. Eh, baka mamaya, instead na O, eh, 0 na type nyo. So, mali yun. Kailangan siguro yun. Siguraduhin yung pag-input nyo. Pero para sigurado at hindi kayo magkakamali, gagamitin nyo ng QR code scanner. Sa nga pala, itong application ng GDMSS Lite, may sarili na siyang QR code scanner. Hindi kagaya a while ago, pinakita ko sa inyo yung pag-install ng QR code scanner na dinownload natin sa Play Store. So, yun naman, ginagamit natin pang-download ng cellphone client. Kagaya nito. Ito, papakita ko. Ngayon, sige, click na natin yung QR code scanner para maano natin. Yan. So, mapansin nyo, may makikita kayong square dyan. Yan, maximum para may guhit na pula. Yan. So, na-scan na natin. Ibig sabihin, yung serial number na yan, na-scan na natin na hindi na natin kailangang input manually. Okay? So, mapansin ninyo, balikan natin. By the way, kung mag-i-scan nga pala kayo, siguraduhin nyo na ang inyong camera lens o yung cover ng camera nyo ay malinis. O, kasi minsan may madumi, kailangan linisin nyo kasi minsan hindi siya nakakakita ng malinaw. Kaya hindi niya na-i-scan yung QR code. So, kailangan linisin nyo. Tapos, next is siyempre, kailangan i-input nyo yung kinerate natin. So, pwedeng OG, pwedeng Pedro. Kung naalala nyo, yung Pedro kinerate natin. So, tapos, yan, input natin yung ano. And then, pag nakompleto nyo na yan, pwede nyo i-click yung start live preview sa baba. Yan. Yun, di ba? So, nakakita na ngayon yung CCTV. Pwede nyo i-tap yan para lumaki. Yan, oh. Tapos, pwede nyo gamitan ng dalawang daliri para ma-zoom. Diba? Yan, ganyan. So, hindi nyo kita kung sinusum ko. Hindi, diba? Marami pang feature dyan. Siguro, sa mga susunod na vlog natin, papaliwanag ko kung ano yan tungkol doon sa yung microphone na yan, yung star na yan, yung sa baba, yung camera icon, yung camera na video icon, itong parang bundok na ng monitor. Yan, marami yan. May speaker, may PTC siguro yan. Oh, yan, marami yan eh. Marami yan. So, hindi naman kasi nung kaimportante yung iba, kaya siguro hindi na rin masyadong kailangan paliwanag.
Tapos dito sa kaliwa, mayroon yung parang sub-menu, yan o. Pwede tayong pumunta sa playback, pwede tayong pumunta sa device manager, favorites, local files, local config. Meron yung mga ibang gamit. But for the meantime, lalampasan muna natin yan kasi masyadong humahaba na video natin. Okay, so yun. Ganun lang kasimple. At ganyan kasimple para makita nyo sa cellphone nyo ang inyong CCTV footage. Ayun, maraming salamat sa inyong lahat mga kaibigan. Mabuti naman hanggang dito sa dulo ay nakarating kayo at napanood nyo. Hopefully sana may natutunan kayo at sana i-like nyo, at the same time i-share nyo niya rin sa mga kaibigan nyo para marami tayong matulungan or maturuan. Siyempre, ngayon kung hindi pa kayo nakasubscribe, kung bago kayo dito, ako si OG ng OG Max CCTV ay nag-invite sa inyo, sana mag-subscribe kayo at huwag nyong kalimutan yung notification bell icon para naman ma-notify kayo sa mga susunod na video. Marami tayong pag-uusapan. Ako po, ngunti pa. Ngunti pa ng ating sa isang halos isang taong kong pag-vlog ang ngunti pa. So, marami pa. Marami pa tayong susunod. At meron nga pala tayong Q&A segment. Gagawin ko ng regular yon. Yung last vlog ko kasi, meron akong isang shoutout na isang subscriber na sinagot ko pa at nakasama pa siya sa vlog wrapper. Gagawin ko sana ngayon, unfortunately masyadong mahaba na yung video at hindi ko na nakayang isingit pa. So, magpapasensya niyo ako. Huwag kayong mag-ala sa susunod na video. Ipunin ko lang yung mga ano nyo, mga tanong nyo at sa susunod na video isasama ko yun. Pero siyempre, pag magkakapareho, pipiliin ko lang kung sino yung mapalad na ma-feature doon sa vlog ko. So, manood lang kayo, mag-comment kayo para makasama kayo doon. Oops, labor day ngayon. Maraming manggagawa ang nawala ng trabaho. So, wala akong magagawa. Pasensya na kayo. Pero ito nga yung isang solusyon. Mag-aral lang kayo dito. Baka sakaling kahit paano makatulong ako sa inyo, makakuha kayo ng trabaho kahit hindi regular. So, labor day, araw ng manggagawa. Pero maraming nawala ng trabaho ngayon. Mag-ingat kayo sa India, hindi na maganda ang sitwasyon at kahit matanda, bata, naubusan ng hangin, maraming namatay. Panalangin natin, sana sila ay makontrol nila yung problema. At hopefully, sana magdasal din tayo mga Pilipino na huwag tayong magaya doon. So, hindi ko kayo tinatakot, awareness lang sinasabi ko, mag-ingat tayong lahat para hindi tayo magaya sa kanila. Okay? Hanggang dito na lang. At ako'y nalilito. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi meron na din ako dito. Yan o. Ibig sabihin, nakikita na sa cellphone. Yung tinuro ko sa inyo. Ito na yan. Okay? O, yan o. Sige. Bye-bye.